Hello. Bago ang lahat, nais ko pong pasalamatan ating Panginoon para sa parangal na ito. And of course, ang buo-buo ng PMPC, Philippine Movie Press Club, dahil po sa paggawad sa akin ng award na ito, prestigyosong award na ito. And of course, nais ko pa rin po pasalamatan ang buo-buo ng programa kong Wanted sa radyo. Nangunguna po dyan, I'm sure kilala niyo po ito, si Miss Odette Molina. Palagi po siyang bida sa aking programa. And I'm truly, truly very overwhelmed with joy receiving this award tonight, precisely because it coincides with the 24-year anniversary of my radio program, Wanted sa Radyo. January of 1998, when it all started, Wanted sa Radyo. Nung mga panahon na yon, ang tinutugis po ng aking programa ay yung pong mga pusakal, kung tawagin, yung pong mga halangang kaluluwa, sangkot po sa mga karumaldumal na krimen na pinaghanap po ng batas. Later on, yun po ay nag-branch out at tinutugis na po yung mga abusadong amo na hindi po nagbibigyan ng tamang pasweldo, ang mga mapang-aping mga opisyal sa gobyerno, kawani sa gobyerno, mga loko-loko at mapagsamantala. Now, marami sa aking mga kaibigan, kakilala, tatanong, ano raw po ang pinakamalaking kaso na hinawakan ko na aking hinding-hinding makakalimutan? At ang lagi pong sagot ay wala. Wala po, kasi wala po sa bokabularyo namin ang salitang maliit o malaking kaso. Lahat ng kaso, basta't liitin mo ang aming pong inaksyonan, sa abot po ng aming makakaya. And we put, if necessary, our name and even life on the line para lamang po mabigyan solusyon ang mga problemang inilalapit sa amin. Marami din po nagtatanong, bakit daw po palagi akong nagsushortcut sa programa at napaka-agresibo ka raw po? Ang aking sagot, sapagkat ang mapupunta po sa aking programa ay yung mga maliliit na makababayan natin na pinaikot-ikot na po kung saan-saan. At they came to me as a last recourse, kaya kailangan ng shortcut para hindi na po tumagal yung proseso at mabigyan ng solusyon ang kanilang hinaing. Although, I respect the process. Now, marami din pong tatanong, bakit ko raw po dinadala sa Senado ang estilo ko sa Wanted sa Radyo? Ang sagot, sapagkat nakagisnan ko na po na sa programa ko sa Wanted sa Radyo, it became effective na para ma-disseminate ko yung proper information upang makarating sa mga kinukulan ang mga hinaing na mga maliit nating kababayan at mabigyan ng agarang solusyon. And so, having said that, ito po inaalay ko sa lahat na mga maliit nating kababayan, mga manggagawang Pilipino na madalas inaapi, inaabuso at iniisahan. Para sa inyo po itong lahat. Magandang gabi. Salamat po. Congratulations. Excellence in Broadcasting Lifetime Achievement Award, Senator Raffy Tulfo. Napakaganda ng sinabi niya. Well-deserved award, no? Lahat ng sinabi niya, napakaganda. Tama. Yes. Walang malaki o maliit na problema. Yeah. Idol talaga. The Action Man. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang One News Report. Rewind. React. Respond. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.